Dere-dere lang kailangan i-sustain ang excitement. Pero ito na nga, pupunta na tayo sa game number 2, EVOS SG and Blacklist International. Drafting tayo, Pilipinas. At ito nga, binan out ang Matilda at ang Altos ng mga signature picks ni Blacklist. Oo, oh, kumaga EVOS SG, ito na talagang ginagawa nila against sa Blacklist International. Pero kasi, At ang pupunta na tayo sa pagka. May wavelength. May wavelength. Para show. Up, down, up, down. Yan. Pero mamaya, kailangan kailangan i-sustain ang excitement. Pero ito na nga, pupunta na tayo sa game number 2, EVOS SG and Blacklist International. Drafting tayo, Pilipinas. At ito nga, binan out ang Matilda at ang Altos ng mga signature picks ni Blacklist. Oo, oh, kumaga EVOS SG, ito na talagang ginagawa nila against sa Blacklist International. Pero kasi, for EVOS SG, it's not totally advisable na tanggalin mo yung mga signature heroes. It's either gusto mong iban yung heroes ng specific na player, pero definitely not Venus. Not Venus. Kasi andami. Andami beses na natin nakita yun. Diba, kasi buong lima. Buong lima. Siya lang yung worthy of a 5 hero ban. Yun. 5 hero ban. Tama. Ganon siya kagrabing threat. Pero I think EVOS SG, sige, maganda yung kanilang ban dito na Aldous. Kailangan lang maging maganda yung sequencing of their hero picking on this game number 2. Ang dami kasi mga open ng mga heroes. Merong Pakito if ever. Pwede na lang kuhanin yung hero ni JPL na Jawhead. Actually, open. Kung hindi nila yung ban ngayon. Actually, oo nga. No, ba't nila kinuha kanina? Mm-hmm. No, hindi kinuha action ng EVOS S yung Jawhead. Kasi pag kunwari, mag-RG tayo. May kalaban ka na Estes. Pwede naman. Basta lagi mo ma-echa is yung Estes. Or lagi mo ma-ejector is Estes. Wow, Blacklist International binan nila dito si Fovius. So yung mga sinabi natin, madaming open. Ang question dito for EVOS SG is, kung kukuhanin ba nila yung mga comfort heroes? Kasi kung ilalatag agad nila yung mga comfort heroes nila dito, alam na ng Blacklist International yung kanila magiging strategy. Yes. Kasi nakita na nila yun yung medyo struggle kapag ka meron ka ng mga signature heroes. Pero Nathan. Nakita nila yung Nathan kanina kung paano galawan. Ang bilis, kita mo yung gold per minute ni... Tsaka alam mo yung pagka tinamaan ka ng bola, parang mapapaganon ka din. Parang... Oo. Parang nahihilo. Oo, nahihilo. Namumunstar 88. Namumunstar naman. Ito ha. Uy, kumitinis si Haji. Oo, diba? Doon sa joke natin. Okay, nakikinig si Haji. Shout out kay Haji ngayon on screen. Pero ngayon, ang pipick nila is ang Kagura na binan out kanina on the first game. And syempre, Clint Eastwood magbabalik for Blacklist International. More on Burst and Folk ang gustong kuhanin dito ng Blacklist International. Again, sa mga bagong dating, this is a best of 5. Yeah. So madami pa tayong makikita ng mga heroes na pwedeng ilabas. And EVOS SG, sanay ito sa mga mahahabang games eh. Mm-hmm. Kahapon, again, sa Todak, ang ganda ng kanilang pinakitang performance. At talaga ang puso nila para i-represent ang kanilang country knowing na ito din, or sila din yung host country for M3. But EVOS SG... Hahilos na naman ulit for EVOS SG. Feeling ko they want to pull out something. Alam mo yung EVOS SG kasi, ito yung mga naging kumaga meta nila or kumaga galawan na they can be momentum-based but on some parts, yung EVOS kumakuha ng magandang view kung saan sila papunta, they can get a good fighter. Even a good start for early game. Oh, eto na. Kompleto na ang ating Marathon Varsity. Ano? Nandun yung coach... Meron silang taga pagka sumakit yung katawan. Ah, yung first aid. Meron silang medic. Meron ito na rin atleta. Glorious Pathway. Tapos meron pang Rafaela with additional speed. Same goes with Nathan. Pwede pa niyang ipasok lalo yung kanyang damage dito against Blacklist International. It's all about the speed. The speed and perseverance. Mm-hmm. Kung kaya nila i-sustain ang damage. Pero ngayon ang Blacklist mabalik sa Estes. Na naging magandang laban nila kanina and dito kay EVOS SG, no? Sabi mo nga, gumagawa na sila ng sarili nilang racetrack for EVOS SG. Pero there's still a lot of hero picks na pwedeng humadlang or pwedeng magkaroon ng kumbaga hurdle sa mismong path nila. And one of which na naging malakas ang EVOS SG was having this Luo Yi on their side. Ayan. Yeah. Kaya binanagad ng Blacklist. Binanagad ng Blacklist. Kasi, same pa rin. For Blacklist International, ayaw nila na mayroong humigop doon sa dikit-dikit nila na strategy or their ube strategy. Mm-hmm. EVOS SG will ban the Bane.
So ayo sa bagay, mahirap nga naman kapag ka nag-runway. Oo. Tapos biglang may bumanggang, di ba? Ang hirap na. Wala. Sinat mo na yung runway. Parang, ayoko, back out na lang. Hindi na lang po ako tutuloy. Sorry po. Alam mo yung ano? Alam mo yung mga ngaruling ka. Tapos sa kabilang daan, may mga naghihintay. May mga aso. Oo. Yan. Parang, back out na lang. Oo. Sorry po. Sorry mali po. Mali po ng napasukan or nakatukan na bahay. But the EWOS SG, again, will ban the YSS. Wise. Mga signature hero ni Wise. Ay, pwede magbarats yung blacklist. Open actually, no? Oo, pwede sila magbarats. Tapos golden pa rin na Clint. Kasi na yung EWOS SG na sa kanila naman na initan. Pero kasi, since more on aggressive side, ang gustong gawin dito ng EWOS SG, mahirap kung hindi tumaba yung barats. Pero, predicts. Barats nga for Blacklist International. Gumana nga kanina sa laban. Sustaining the side lanes. Alam mo, dito malakas yung ano eh, yung Blacklist eh. Side lanes, either Oheb or Edward na nagiging magandang laban. The combination of Blacklist International Synergy. And now, EWOS SG. Last two picks. Hindi siya nag-hesitate. Diretso pick Benedetta tsaka si... Cecilion. Si Cecilion. Sino yan, di ba? Oh. Celine Dion. But anyway, EWOS SG, Cecilion though, possible XP lane Hylos, Jungle Beatrix, Post 5 Rafaela, or pwede pa nilang balik-balik ta rin. Yun yung sinasabi natin. Dala mga heroes na pwedeng ilagay sa iba't ibang mga lanes, iba-ibang roles. Pero dito natin makikita yung kanya-kanyang baon ng ating mga coaches. Inilatag na. Kung merong pang dessert, kailangan ding may pang palipas ng... parang may pangyalanan kay Mangas. Sorry. Akala ko papalipas ng oras. Kung kailangan mo ng something na snack ngayon, kailangan mo ng... I-ready. Yan, kailangan mo nyo lang kuhanin. Mga kailangan nyo kuhanin ngayon. Tissue, para sa Tears of Joy. Pagkain kapag kayo nagugutom. And right now... this is the second game, EWOS SG versus Blacklist International. Game number two, makakabawi ba ngayon ng EWOS SG against Blacklist International to move forward for this best of five game? Malalaman natin yun. Pagpasa sa portal and we are in. Noong unang panahon, merong tatlong players na nasa may middle lane sa side ng Blacklist International. Yan ang Estes, Kimi, at yung Kagura. Napakasakit ng damage, napakabilis mag-clear ng minion wave. Although, sa side naman ng EWOS SG, mabilis din yung clear ng kanila minion wave. Tama nga tayo sinabi, we have Adamir on the XP lane. Wow, this is a different laning para sa ating team. Si Edward, bumalik siya sa dati, sa kanyang panibagong role or yung isa sa mga roles niya, which is Dino Edward. Dino Edward, going back to the roots. Oo. Yung mga signature moves ni the Edward. Jurassic Ward. Jurassic Ward! But maganda yung naging bitaw dito ng Blacklist International. Since bang unat nga naman yung Hylos, maganda din na magpatong or magalagay sila doon ng hero which is on the sustain as well. Pero Blacklist International, Wise kung mapapansin natin on the Magic Shop. Usually kasi pagka ibang hero ginagamit ng Wise, ang ginagamit nila ng emblem is that... Muntika na yung jungle emblem. Top lane ka, muntika na! Oh. Gandang galawan, TikTok place ni Gear dun ha. Medyo kanina nakaramdam dun si Oy, pero Oh My Venus is here to support. At syempre, Wise. Alam mo, maganda yung pick ng Wise dito eh. And kanina, naunahan man sila pagkuha ng Nathan. Kaso, early game, Wise pa lang on the mystery shop. Chantal, sinasabi mo dito na early game pa lang, pwede sila makuha ng magandang momentum. Oo, mabilis agad. Kung baga yung magiging goal niya, ikot lang ng ikot. Kung kanina, Oh My Venus is Boom! Here ngayon, Oh My Venus was there. Oh. Kasi pumunta na siya ngayon sa may middle lane. Here, there, and everywhere. Ganon kalupit ang ating walking ambulance for Blacklist International. Ready agad na kumuha ng objectives for the team. We have the first turtle. Ito na unang laban. Haji kinuha si Potato. Target yun ng Blacklist. Nakunin ang unang turtle. Pero si Adamir, hindi makapwesto. Paglapag ng growth pathway, back out agad. Walang magkocontest. Blacklist International, nakuha ni Wise ang turtle. Balik sa objectives, pero ngayon, si Oheb, nagiging busy dito. Oo, kumaka-farm lang ng farm muna ngayon.
ngayon si Oheba, but look at Gear actually sa may top lane. Nag-clear lang siya ng minion wave. Nakakatakot dito for Blacklist International. Baka hindi nila ma-burst agad later on si Adam Year. So, kailangan mabantayan dito ng ayos ni Edward yung lane na yun para hindi makapag-maximize on that outer turret energy shield. Pero kanina pa gusto kuhanin ng Blacklist International itong si Gear. Kasi nakita naman natin EVOS SG, isa sa mga nagsistep up ng mga players ay si comparing Gear. Paring Gear. At alam mo, Chantel, nakita ko dito sa EVOS SG. No, kanina, they had good trade sa taas early minute. Kaso, at alam ko ito, si Gear on this Benedetta tsaka si JP. Ito yung mga signature picks nila na heroes eh. Oh. Rafa, sustain yung mga walang uwi ang hero. Kung baga, alis lang saglit. Hindi, babalik ako. Yeah, yung mga ganyan. Iniwan ko yung cellphone ko, babalik ako, babalik promise. Babalik ako, promise. Pero kung naiwan mo... Oh, sige, amin na to. Amin na to. Para kakaibang tro... Para kakaibang tropahan yung yun ha. But anyway, Blacklist International lamang ngayon. In terms of the gold, maganda yung pinapakita nila. And so far, EVOS SG, parang pinapataba pa muna nila si Potato eh. Kumbaga, hinahayaan muna nila na magkaroon ng farm sa Potato Farm. Potato Farm para sa potato salad. Alam mo ba gusto potato salad? Yung mainit or malamig? Malamig. Kaya, so pinapalamig muna nila yung potato salad. May flame shot pa sanang kukonek pero nakuha nga doon mismo ni Haji. Saktong-sakto yung flame shot to secure that kill in Blacklist International. Hindi na naman sila masyado nagkakasilipan. Pero sila yung tumatanaw dito sa mga players ng EVOS SG. Sila yung sila yung naging aggressive. Sila yung nagpaparamdam na, uy, nandito kami. Pwede namin kayong patayin anytime. Pero again, top lane, kanina pa ito binibisitahan ni OMIV eh. OMIV and syempre dito for ano for Oheb, no? Alam mo, magaling talaga si Oheb basta mayroong baril yung hero niya, no? Kaya siya tinawag talaga na the Filipino sniper. Pero ngayon, different ngayon. Wild Wild West Oheb. Pero uy, si Gear, mga papalalim dito. Pero si Potato at si JPL, nakabantay din para sa possible salakay ng Blacklist. Pero item check muna tayo, first 4 minutes. Saktong-sakto, Blacklist International. Ang taas na ng gold agad ni Oheb. Now 3.3k gold. Tapos meron pang turtle. Habang yung mga players ng EVOS SG ay nasa top lane. Sila naman ngayon ang gumagawa ng sarili ng split. Na split na gameplay kasi Blacklist International usually nakikita natin yung the usual ube play, ube strategy, yeah. Pero ibang pinapakita nila ngayon as Adamir. Sila, subusubok yung Romeso pero si Wise nakakuha ng damage pa si Haji. Si Adamir nakuha si Wise pero ngayon si Haji binalikan si Adamir. Edward, tatlong umahabol pero kakayanan ng damage. So-called teamwork. Nako po, pero sa top lane, kanina pa to. Yung tandem dito ni OMIV and Oheb, kasama mo pa ni Haji, and after securing that kill against Adamir, dumiretso siya sa may middle lane para pilitin na sirain yung Torre. Ito na naman tayo sa Blacklist International na ma-blacklist ang mga players ng EVOS SG. Or rather, they will focus on the objectives para lumiit ang mapa ng jungler dito ng EVOS. Ay, actually, correction. Missile expert pala yun. Yung pala missile expert ng isang... Barats, pero ngayon, na top lane, nakuha na dito ni Potato. Mukhang alam niya kung saan siya papunta ngayon sa progress with a Nathan. May isang death nga siya, pero bumabawi siya ngayon sa push and objective. Oo, kailangan talaga niya muna mag-push. Yeah. Kasi for EVOS SG, ang nangyayari ngayon, they have the Rafaela, they have the Nathan as well. Kaso, wala kasi silang burst. Kung mag-rotate man sila, ang pinakagagawin lang nila is kumuha ng mga turrets, pero hindi na magawa. Kasi, Blacklist International, maganda yung kanilang nagiging positioning. Kanina, sinabi natin, EVOS SG, ang pinakamagiging pampakunat or makunat nila na hero is going to be Adamir. Pero naramdaman yun ng Blacklist International. So ngayon, yung ating OO tandem on the bottom lane, nakasira naman ngayon ng Torre. Nagbabasagan nga ng objectives dito for Blacklist International. EVOS SG setting up a trap for Blacklist to lure in sa mismo lang medalin ang target nila. Si Haji gumamit ngayon ng Glorious Pathway. Si Adamir, konting bilis but Wise nakakatanggap ng damage against Sayla. Cecilion hitting Wise. Pero ngayon, Turtle nakahanda for Blacklist International. For EVOS, mukhang nakikipag... Actually, naghahanda sila ngayon sa possible take ng Turtle na to. Pero walang lumalapit. Oh. Naubos ka agad ni Wise at nakuha na agad yung Turtle. Oh, kung mga Blacklist International ngayon, nalaki na kasi ng kalamangan nila. EVOS SG, nandito na yung damage ni Sayla. Konting-konti na lang eh. Yung kaninang pinitik niya against Blacklist International, gumuguhit na. So, for EVOS SG, yun yung inaantay nila. Magkaroon ng damage dito sa Sayla. But if you look at the item of Cecilion of EVOS SG,
Clock of Destiny pa lang talaga ang pinakanyang, pinakakanyang item. Susunod niyang bubuin is the Lightning Truncheon. So, napakalayo kumaga against the Burst Damager of Blacklist International, which is si Haji. Naiwan si Jurassic Ward. Jurassic Ward, ang T-Rex. Kinuha dito na welcome sa Kedli. Ito na nga si Omay Vio, si Haji sumusuporta na Haji. Kinuha dito si Potato, setting up Evos to react. May mokuhang purple dito ba si Adamir, mukhang napalalim sa likod, nakuha ng bala kay Oheb. And Blacklist International moving forward for the clear. At ito na nga, Evos SG, mukhang magde-def muna dito. Oh, kailangan muna talagang dumepensa ng Evos SG. Lahat ng mga tower na kailangang yakapin, yakapin na nila ngayon dahil napakabilis kumuha ng mga tore dito ng Blacklist International with the Clint and the Kimi as well. Pinasok yung Gear. Napalalim dun si Gear. May flame shot. Hindi kumunek pero nakakuha dito ng isa ang Blacklist International. Si Gear mukhang napalalim dun from that ultimate. At yun nga, medyo nga may overextension tayo dun nakita. Oh, kumbaga si Gear dito, I will sacrifice my life for the sake of clearing the minion wave. Kaya siya pumasok doon. Para nag-bowling yun, para lang maklear niya yung mga inaano sa bowling. Yung mga pins. Mga bowling pina. But... Uy, tama yung pinag-usapan natin dito. Actually, hindi to pwedeng race track. Pwedeng bowling lane. Ayan, sakto. Bowling lane. Oh, yung mga nagbo-bowling minsan nabibitawan din. Uy, yun lang. Nabitawan ng... hindi nakapag-set up ng bowling league. Binata mismo yung bola. Nagalit, eh. Nagalit. Boom! Nagalit din si Oheb. Pero sakit na kasi ni Oheb. Oheb now 3-0-1. Naka-killing spree pa siya dito. Masakit din si Wise. Lahat ng mga player, mga heroes ng Blacklist International, padiretso ang kanilang damage. Pero nakita mo yun. Gumuguhit na rin si Sayla. So, for Evos SG, may possibility pa sila na makakambak dito against the Blacklist International as long as maklose nila yung gap. In a way, kung saan pag mag-engage dito or mag-initiate ang Blacklist International, automatic maka-pick off sila ng paisa-isa. Paisa-isa. Alam mo yung Sicilian na hero to minsan maganda to for late game, di ba? Sobra. Alam mo kung bakit? Bakit? Say late game. Sila. Sakto pala. Sila. Tapos, say late game. Eh, pagdating din kasi sa dulo ng mga kanta ni Celine Dion, dun siya bumibirit. So, later, say late game. Dion. Na siya. Sa late game, Dion! Okay, mga concert nito, Evos SG. Parang lagi may bumbilya lagi, no? Inaabangan natin lagi mga kantang reference, well. Gumigising talaga tayo minsan para sa mga ganyang klase ng mga banat. But speaking of banat, Blacklist International, nabanata nila dito yung jungle area ng Blacklist International. Ano? Oy! Ito na nga ang bowling lane. Sinaset up ni Adamir, tatlo, Wise, and Obey Venus, ready to take charge for reinforcement. JPL, pinapabakot ng Team Rocket kumukonek. Pabalik at hindi muna mag-i-engage ang Evos SG. Alam nila ngayon ang pwedeng iba to for Blacklist International. They would want to focus na makapag-ipon ng jungle creeps or even clears ngayon. Oh. They're waiting ngayon for the right team fight. Oh, wait. This is the waiting game, ladies and gentlemen. Gaya na sinabi natin, Evos SG sila yung gumagawa na sarili ng momentum. Mm-hmm. With this kind of gameplay, masasabi natin na hinahantay nila yung perfect timing para magawa nila at mabuo nila yung momentum because they have to wait for Sayla to be on the late game of this match. Oy, Adamir, gusto pumasok sa backlines pero ito nga si Sayla gusto sumuporta pero nahuli dito sa Omay Venus. Gumuguhit ang damage pero mas masakit ang damage ni Haji. Si Gear sinusubukang ibanda ang sakit pero ito na nga Evos SG papaback out na lang. Wise going for the hits. Nag-back out doon ng Evos SG, nakaramdam kagad. Uy, tinga sakit. Ang sakit. Oh, tapos continuous damage pa yon para sa side ng Blacklist International. Kung ako rin yung Evos SG naman, parang ako din aray talaga eh. Oh. Hindi kakayanin dito nung heal ni JPL kahit pa meron sila ditong high loss kasi ang sakit na ng Blacklist International. Oh. Ito na nga. Oh, nahuli na naman dito si Adamir. Haji, nakabantay, ilapag ang payong. And going back, medyo masakit na nga. Kailangan na bang magpahilot ang Evos SG? Oh, kailangan nila na ngayon ng mga katig ko. Oh. Antay-kati kasi makati na yung Blacklist International. Medyo itchy. That was an itchy play by Blacklist International. And yes, DPS. DPS dito yung Kimi. DPS din si... Oh, ayan pa. May divine glyph na, meron pang holy crystal dito.
kumpleto na ang mga items dito for Blacklist International para mas maging grabe ang kanilang damage. Naku, nakapag-ipon nga dito ang Blacklist. Wise, finishing that first Lord. Pero EVOS, SGC Gear, gustong i-clear ang lanes at ang tower. Pero yun nga lang, mas mabilis ang respawn ng Blacklist International. They're trying actually to break some formation, or they actually want Blacklist to react. Actually, kanya si Gear, sinusubukan nila makaset up. Kaso for, si Adamir lang pwede makapunta sa backlane. Oo, kumaga si Adamir dito, pwedeng-pwede siyang pumunta sa backline, yes. Kaso nagiging problema, parang hindi nakakalapit yung side ng EVOS SG. Kasi alam mo yung sa Fast and Furious, yung may biglang liliko sa kalsada, yung isa sa kaliwa, yung isa liliko agad. Ganun yung ginagawang play dito ng Blacklist International. Meron na liliko bigla doon sa kakaiba. Ayun na. Yun na nga, lumiko na nga at hindi na kinayanan ni Gear. Parang Vin Diesel and Paul Walker split. Ayan na. Ito na nga ang laban. Babasagin na nga ang tori ng Lord. Si Adam yun na sa likod pero walang pumapansin sa kanya. Pero ngayon, ang Blacklist International going straight forward sa base. Op. Oy, nakita ni Wise at si Adam yun nga. Sinalulang mismo ang damage. Right in, nag-meet sa gitna, binagilan doon yung damage. Kumbaga, Blacklist International dito, alam nila kung gano'n nakasakit yung kanilang lineup. Oy, pinasok pa ni Haji. Haji with the jump. Potato, sinusubukang i-sustain ang damage. Pero oh, have to make a kill. JPL nakuha na rin. Blacklist International going forward. Si Gear, kaya pa ba mag-shift to the 6 gear? Pero hindi na kinaya. Bumalik sa reverse. At si Sailor na nga ang tumatangki. Pero dito, Nas, welcome right in the base. Nawala na rin si Sailor. And Oheb finishes the job. And Blacklist International taking game number 2. Blacklist again with another win against EVOS SG. Isa na namang clean game for them. No errors at all. Minimal errors, rather. Meron mga minimal errors. But at the same time, they know how to get back after those errors and maximizing kung ano man yung kanilang hero lineup. Imaginin mo, meron kang Clint at saka meron kang Kimi, tapos na-activate mo agad, papunta pa lang na mid-game, sobrang sakit. So parang dalawang malaking bowling ball diretso sa pins. Wala na. Wala ka na pag-isalud. Parang hirap na, no? Sira talaga yung braso pag dalawang ganon. Paano yung itsura ng paano? Di ba usually kapag titira ka sa bowling, pag ganon? Paano pag dalawa yung bit-bit mo? Kung kaya mo balansin yung bigat ng bola. No? Yun yung nangyari. I-activate yung dalawang momentum ng bola to the point na yung gravity ng damage di na kinaya. Oo. Pero kanina, we're seeing actually yung mga guhit na damage, na gumuguhit na damage from Team EVOS SG kasi it wasn't enough. Yung setup medyo kung